Sa dami ng mga kalahok na may mga magagandang bayan sa bansa ay nagawang may paglaban ng munisipyo ng Bulinaw ang Tourism Champion Challenge. Entry nito sa isinagawang preliminary screening ng Department of Tourism na ginanap kumakailan sa Lex Hotel Cebu City. Ipinagmalaki ni Bulinaw Mayor Alfonso Celeste ang pagkasali ng kanilang munisipyo sa 5 nangungunang local government unit sa isla ng Luzon na lalaban para sa Tourism Champion Challenge or TCC ng Department of Tourism o DOT. Lahat anya ng mga napiling LGU sa Luzon ay may tatanggaping premyo mula sa minimum na 7 million pesos sa 5 pwesto hanggang sa maximum na 20 million pesos sa mapipiling kampiyon. Actually, nasa Cebu ang aming tourism officer. Dahil kasama po kami doon sa nakikipaglaban doon sa may pinakamagandang project na gagawin na pupundan ng DOT. 5 na lang po kami, at least may minimum na pong 7 million na premyo. 20 million po yung maximum. Kilala ang Bulinaw bilang home of the giant clams na siyang itinampok sa TCC entry nito na may titulong The Legacy of the Sea, a Silaki Island Community-Based Tourism Project kung saan ibinida sa 15-minute presentation ang proposal ng proyekto kasabay ng question and answer session. Positibong alkalde sa sinagawang presentation na kinatawa ng Bulinaw at kung palaring manalo bilang kampiyon na kalaan ang pondo sa malaking proyekto para sa turismo. Kasi yung project namin, kasama mga tao. Hindi yung ibang project na para lang sa turismo. Kami involve ang mga tao dito, yung mga nandoon sa area. Trabaho katulad ng operator, yung mga nag-aalaga ng clams, mga ganon. Ibig sabihin, pangmasa yung hanap buhay namin. Nakatakda ang final awarding ceremony ng TCC sa February 21, 2024 na gaganapin sa Cebu na inaasahang dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, ngayong taon, ani Celeste, target ng kanyang administrasyon na lumipat sa bagong munisipyo sa buwan ng Pebrero o Marso. Saad ng punong bayan, mahigit 140 milyong piso ang halaga ang nasabing gusali na pinondohan ng buwis ng taong bayan at ipon ng munisipyo. Isa po yun sa isang masasabi natin na pinag-ipunan namin dahil ang pirang pinagpagawa po doon galing sa buwis at yung savings ng munisipyo since 2004. Ipon, kumbaga sa ano, hindi uutang yon. Ipinakita rin ni Celeste ang plano ng iba pang mga proyekto ng kanilang bayan gaya ng Bulinaw Convention Center, parke, bagong palengke, tulay na dudugtong sa island barangay ng Santiago, restaurant at giant clams tourism site. Kabilang din sa mga programa ni Mayor Alfonso Celeste ngayong taon, ang social service bilang suporta sa mga kababayan nito simula sa pagsilang hanggang sa pagkamatay. Magkakaroon din ng kompetisyon para sa pinakabilinis at greenest barangay ng bayan na susuportahan ni Kong Art Celeste. Maliban sa kilalang giant clams, ay pinagmamalaki rin ni Mayor Celeste ang masarap na danggit ng Bulinaw at ang pinakamalawak na seagrass reserve at marine protected area ng lugar na may 60 ektarya. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal. J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.